kini nga mga pagpaluluan dapat hindi lang mahibaluan para mahibaluan nila kung dapat bala kami na maging isang pastor na iyo mo din tawag. Kaya pagpakaluyo sa pangalan ni Mr. Jesus, ayaw na naman yun. So, nagligat ka Domingo, dala na ito, nga kinanglaro na ito ng pastor. So, buong ito, anong pastor ni the New Testament? Atong iba doon, kung luyag din mo maging pastor, o kung ikaw na lang yung tawag sa pagka-pastor, may tatlo kita kamatuoran nga dapat natin ibalungon. Laman kita sa 1 Timothy, chapter 3, 1, 7. The term pastor, elder, bishop, refer in the same office, the office, pareho lang na sila. Although bishop, yung translate na nilang overseer, hindi talang elder, pastor, pero pastor is elder. Pero sa gihapon, ang function nila talang, isa lang ang gihapon, manod tatap. Acts chapter 20, verse 17, Acts chapter 20, verse 28, hindi talang nakapasahon. Pero kung luyan din mo, hindi mo na siya ibalong personal. Titus chapter 1, verse 5, at Titus chapter 1, verse 7. Ngayon pa ni Paul, di ko pabasa, brother and auntie, sa atong teksto, atong pagkatulad, 1 Timothy chapter 3, verse 1. 1 Timothy chapter 3, verse 1, the saying is trustworthy. If anyone aspires to the office of overseer, he desires a noble task. Masaligan, di ini nga hambalanon, na ang sinuman o naghandong na maging isa kamanong tatap sa iglesia, maayoy na ang handong. His desire is a noble task. Pero sa dyan, no, yan yung maging pastor, kung dito na ito sa dito ako magtatap, may tatlo ikaw na dapat din mo ibaluan. Una, kinanglan, kwalifikado ikaw sa personal qualification, ibinit lang ito, mabasahan natin karoon sa verse 2 and 3. Ikaduha, may kwalifikasyon man sa imo panimalay, makita sa verse 4 and 5. Ikatatlo, may kwalifikasyon man sa simbahan. His personal qualification, na makita nato sa verse 2, niyo po, Brother Renante, Brother Espinosa, basa. Anong kwalifikasyon? Kung luyag nato maging isa ka pastor, niyo po, basa po. Okay, therefore, an overseer, pastor, elder, great bishop, must be above reproach. Anong po niya sila yun? Ang ilang pabuhi dapat sa literal na paghapot, wala sa kasawayan. Hindi niya sintis na wala din siyang salat. Kahit tanan na katumitan din siyang salat, kag ang tanan makahimok din siyang salat, kag ang tanan makaubra din siyang salat, pero wala din kayo pabuhi sa salat. Kumbaga natin niya pabuhi, may kinalain, wala sa kasawayan. Hindi na lang makita ka sa mga believer, wala nang siya sa isokumat sa iyo. Ikaduwa, inahanglan, kapatuliya, sa verse 2b, a husband of one wife. Inahanglan, brosa dyan, tuluyan niyo mo, pastor sa pinakadlaw, isa lang ang iyong asawa. Malam na dyan sa panahon ni Pablo, may mga manunudlo ba ang gadudlo yung asawa. So, basa lang ni Pablo, ang balay ni Timoteo, kuloyan ni mo pastor, kinala, isa lang ang imo asawa. Pwede pala magpastor ang walang sa asawa. May violation siya sa tulong. Kinang lang, ang isa na pastor, isa lang ang iya asawa, kag may arag na siya dapat nga asawa. So, brother sir, dyan, mag-asawa, hindi ka wa? May arap ka na napilihan? Si Abigail gihapon. Ah, of course, kinailan, haranahon mo na dito si Abigail. Kaya, bato na, isa lang ang imo asawa. Kadua, ang bato niya, sober-minded.
Kung baga, kabalo siya mag timbang-timbang. Kahit hindi lang kabalo siya magtimbang-timbang, self-control. Mahibalo mag-pugong. Kahit hindi lang kabalo mag-pugong, kundi respectable. Gina-respeto man siya sa isang kapuluho. Kahit kung gina-respeto sa isang kapuluho, hindi lang gina-respeto siya sa kapuluho, kundi hospitable, maaluan. Nagligat ito na naton ang pagkamaaluan na ginabato nimo ang dumuluog sa iyong panimalay, bungay na sa paghigugma. Manifestasyon sa matutuod na gugma nimo sa imong utod, nagugma na halin sa Ginoo, nagmanipista ng iyong panimalay bukas sa pagkakan. Kaduha, kung magpastor ikaw, kinala na matali po sa verse 2, evil to teach. Inanlang, pabalungin siya magpindulot. Ang mga gani nga, mainit ang hapon ng pagdiskasata isang grupo na ako dala sa piyak, talaga pang-prensa ako. Nabiskan, hindi pa equip ang inang bata, basta dako lang ang yatingog. Grabe ka na ito, pwede na magpastor. Hindi pwede yun, ha? Sa standard niya ako ng inang pangayok, inanglang ang isang kapastor, pabalungin magpindulot. Temple niya kay Brother Loyd, kung magpastor na siya, mabalaan niya man ang gihapon. Hindi. Sa Bible school pa lang, dala ko na may baluan kung matutuod, nagtawag ka din sa Ginoo kung wala. Kaya makita din mo kung ano kalang nabangon sa isang kapastor, makita din mo kung anong obligasyon sa isang kapastor, makita din mo kung anong importante ang isang kapastor. So, estimito din mo. Kinala ng isang kapastor, kay balo din magtuon. Eh, hindi siya makatablo kung wala siya na gantoon. Eh, maging maayaw ka lang, na leader sa simbahan, kung ikaw sa kula, maayaw ka pa na hindi siya gantoon. Kaya a good teacher is also a good student. He is able to teach. Katatlo, mga kwalifikasyon sa isang kapastor, not drunk guard. Hindi pala hobo. Hindi pala inom. Not violent. Hindi. Hindi pala away. Gentle, not quarrelsome, hindi pala away. Not lovers of money. Good like in it. Kung ay siya kapastor, ang pagtulog niya sa iglesia, para lang siya masuportahan niya pag pinanglanon, matuod na, ang Diyos nag-suporta siya pag pinanglanon. Pero kung ang kwarta, ako kinigong pala natin, ako good like. A lovers of money. Dapat ang pastor, hindi niya rin tuhingin ko ang kwarta. Mayon, na ginagamit niyo ang kwarta, pero ang paghigugma sa manggat tungkol sa kwarta, hindi niyo mayon. So above all, ang magiging pastor ikaw, tatay, brother, Sir John, kinanglan, ilabaw ang Diyos na imuhigugma ko. Hindi ang material ang bagay. Ang muna ang kwalifikasyon, personal qualification. Ikadua, hindi lang may personal qualification, kinalang may araman siya nga his family qualification. Anong his family qualification? He must manage his own household. Kinalang, ay ba naman siya magtatap sa iyang panimalay? Kagabata na, hindi lang kabalo siya magtatap sa iyang panimalay, kundi ang iyang bataan, nagapasakop man sa iyang. Hindi na ko magdugal, basahon na lang natin. Hindi lang nagpasakop ang iyang panimalay, kundi nag-respeto pa ng iyang kabataan. Habi mo, pag-disiplina, kinahanglan din natin i-implementar sa ating panimalay mo. Nagligad lang po mga binulang, ginsabak ko ni Daniel, wala ko sa pitika. Nakakit pa siya sa akong ipitik mo kaya pa. Wala ka na kay balaw, kasi daan niya katipan, ang bata ka wala nagatuman sa iyong binikanan, kagpermila ka wala niya ng respeto ng iyong binikanan. May otoridad sila na dalawang ka sa elder sa sinang nasyonal kay Batohon sa pamatay. Pasalamat ka, wala kita, nagkabuhin na lang. Pitik lang na nagkuman mo sa akong pamatanton. Sa daan ka na katipan, ang pangkaisa na pamatanton, kung walang respeto sa iyong binikanan, kag walang nagatuman, kag walang nagatuman, kaya nagpatuyan lang sa iyong kabuhin. Ang mga ginikanan, kinadala ng ilang-ilang kabataan sa elder sa sinang nasyonal kay Binabatohon sa pamatay. Salamat lang tayo, hindi ako na natin ang mga ginikanan. So,
Biskan gina sa bandat ng atong gilikanan, sa gyapon, pagigugmayapon ang iyang at napakita sa atong. Di ba lang magpakamahayo na sa atong? So dapat, mga pamatanon, kinanglan, nagkapasakot kita sa atong gilikanan. Ang isa ko, Pastor, kinanglan, ilang kapataan, nagkapasakot sa ilang. Tudluhan nato, hindi nagkapasakot ang iyong mga kabataan sino kung hindi natin sila pa, disiplinahon. Discipline is very important. Kaysa uli, magsagsag ang matasan ni Brother Sir dyan, kung ako ang iyang ginikanan, kay bilang isa ka pastor, ginikanan ka man mo. Amo na ganit kinanglan, kahibalo siya magtatap sa iyang panimalay. Kay kung magsagsag ang matasan ni Brother Sir dyan, kag makita ko siya sa kalibutan, ang unang natong katatuan, hindi siya. Unang natong katatuan, dalong ko siya sa iyang amay. Kaya nga man, ako inang nakakulangan sa amon na bahin ng responsibilidad bisang bilang isang abay na ginpabayaan namo na namang nabataan o wala namang didisiplina. Ang dapat, Brother Sir, yan, kung ikaw man bata, magdadisiplina ikaw sa kayong mga ginikana o kung sa kayong mga abay, magpadisiplina ka man. Kay good life, kung ang Diyos ang magdisiplina sa atin. Muna hambalakon sa balay. Kung may dapat disiplinahon, kung may dapat i-correct, magpa-correct ng daan sa sunod sa panimalay. Magpasakop ng daan sa sunod sa panimalay. Kahit kung ang Diyos ang mag-correct at mag-disiplina sa aton. Kung Diyos sakit-sakit gawa, biskan kabilit lang na. So kinanglan, kung luyan mo na hindi ikaw mag-disiplinahon sa Diyos, ano mo mo na? Kamatan nun! Magpa- disiplina ng sa amo na ginigalan. Kaya kung gusto rin mo yung pastor sulihin, kinala ng kabataan, nagkapasakop sa imo. So hindi man ang pasakop ang imo ang imo kabataan sa imo, kung nakita nila sa imo, wala mo nagpasakop dati sa imo na ginigalan. Gadawa, kaya ba ito niya, for if someone does not know how to manage his own household, how will he care for God's church? Grabe ka, higher standard ang ginapangayon ni Paul. Ginapamati, parang sa Diyos. Paano niya ito na matatap ang katauhan sa Diyos kung ang iyang panimalay, hindi niya man niya matatap? Ang muna nga bali, Paul, nga, ang atong pamilya, ang magiging ang atong nga first ministry. Pero ang church is also your ministry. Ngayon lang may balance. Last, hindi lang kapalang magtatap sa inyong panimalay, kundi may harapan ikaw na qualification sa simbahan. Ano qualification sa simbahan? Sa verse 6 na 7. Kinanglan, hindi sa bago na converter. Ako, ginordin ako ni pastor, 6 years na ako naging testuhanon. Bago na ako naging ordin as a pastor sa Iloilo, pag magtudlo din sa inyo. Kaya bali po, kinanglan, hindi siya bago na tumuloo. Kaya bali, kahit kung bago siya na tumuloo, base taghampangan sa ni Satanas, kag magpabugal siya, magtaas ang iya ego, kag magpugalong siya, maging kasandaran mo rin sa ato ng bago na tumulang. So, ano siya tulong? Kung gusto niyo mo buro sa'yo dyan, na maging pastor ikaw, kinanglan, ang kwalifikasyon personal, ang mga kong makita nimo sa verse 2 kag 3, ang kwalifikasyon sa imong panimalay, ara makita sa verse 4 kag 5, ang kwalifikasyon sa simbahan, ara makita sa verse 6 kag verse 7. Personal, nabasa ang 1 Timothy chapter 3, 1 kag 7. Palang may na-istorya ko sa GIL, kung gusto mo magpastor, kinanglan, makatimuray si Pausan, 13 kag versikulo. O 30, o pinaman na kag versikulo, pastor, para tayo ng video. May qualification, may standard na nakalayo. Hindi lang lalong ang pagiging isang pastor. May obligasyon, pag-responsibilidad mo eh. Kaya dapat ito sa labi na ang sumino kung hindi lalong kang pagtatapon. Ang amo lang nakalayo, bilang pagtatap ninyo, ako ang magpamati at magtuman. Ginatunghan sa inyo, pastor, ang prinsipyo ay ihatag sa inyo, ang inyo ay moon, pamati at magtuman. Amo lang lang ang ginayon. God bless you. You know, salamat kayo sa inyong malipot nga pulong na amon din pumalatungan na nagdadala kayo isang paghatag sa balot sa amon mga kapastoran na ang isa kapastor na ibilidhon na imo maging tawag.
Salamat, Ged. Dalayaw ko ng inyong alam sa inyong kabuhi. Sa pangalan ni Kristo Jesus, amin na namin. Naglapsa po 1 minute. Music team, please prepare.